Hi, good morning guys. Welcome back po sa aking channel, Lengleng Vlog. Please mag-subscribe po kayo sa aking mini channel. So, for today's video is magluluto ako ng Chinese soup. So, ito is one set siya. So, ito is mandarin soup. So, ito yung mga nakalagay. So, ito may dalawa siyang mandarin, dried pear. Kung alam mo ano yung mga iba, tapos mga dates, almond seeds. Kung alam mo ano pong pangalan nito. So, basta one set siya for soup. Sweet siya. Tapos, ayun. 2 hours ko po siyang papakuluan. So, ayan, for 1,500 ml of water. So, ayan. Huhugasan natin siya. So, ito yung aking sweet soup for today. So, ayan, may dried pear siya. Hugas na po ito. So, ayan. Almond seed, dates, tsaka mandarin. Ayan. Chinese soup idea po. So, mga kagaya kong helper dito sa Hong Kong. Pag ipapakulo pala natin to, yung tubig po is dapat malamig po. Tapos isisindi yung fire. I mean is kailangan ilagay mo siya ng cold water first bago pakuluan. Wag daw yung kumukulo mo na yung tubig bago ilagay. So, sabi ni Popo is kailangan cold water siya na together siya ipakulo. So, ayan ang tips. Yun ang sabi nila. Start tayo. So, as I have said a while ago, is kailangan cold yung water. So, meron akong water dito na 1,500 ml of water. So, ilalagay na natin siya bago natin i-open yung turn on natin ang fire. Okay lang na malakas ang fire. Kasi papakuluin ka naman. So, mag-i-start tayo ng 1 hour. Kung kumulo na siya. So, nag-set ako ng alarm. Isi-set natin yung later. Pag kumulo na siya. So, ayan. Kumulo na yung ating sweet soup. So, ayan.
kukuluin natin siya ng at least malakas. At least 1 minute. I mean, malakas ang apoy bago turn on yung ayan, kumukuha na ang ating sweet soup. So, ayan, malakas muna ang apoy ng about 1 to 2 minutes. And then, after ng 1 to 2 minutes, i-change natin yung heat into sa pinakamaliit na apoy. So, 2 hours siya kapakuluan. So, big five muna siya. Palitan na natin yung apoy into low heat. So, ayan. Kahit ganyan lang yung kulo niya. 2 hours. Every 20 minutes, check mo din kasi kailangan din ng malakas na apoy. Tapos, at least 1 minute. Tapos, hihinaan ko ulit. So, ayan. Papakuluin natin siya ng 2 hours ng slow heat. I mean, low heat pala. Ang hirap mag-video ng ano, walang isda. So, ayan. Set din ako ng isang oras muna, 60 minutes. So, ayan. Ayan lang natin siyang kumulo. So, normalin na ako lang siya. For 2 hours. Ayan guys, mag-i-start na tayong magluto ng nilagang baka. So, ayan, yung baka pala is minamarinate ko siya ng ano, ng salt and pepper, black pepper, at saka naglalagay ako ng cornstarch para mas madali siyang malambot. Lalambot ng mabilis. So, ayan, magigisa muna tayo din sa kalambutin natin. So, let's begin. So, ayan. So, nagpa-int na ako ng ating mantika. So, lalagay na natin ang bawang. Actually, ano mo yung public holiday? Day of lahat ng tao. Pero ako nagtatrabaho ako. Part-time na rin. So, ayan. Luya. And sibuyas. Pag nagluluto ako na nandito sila is ang dito maging na lang yung boses ko kasi nandyan sila. Pero ngayon, is wala pa sila, nakalabas muna sila. So, pagkakataon kong magluto. Yan, pagkain ko. Mamaya, darating sila. Yung sa kabila is, ito yung mandarin soup natin. Kumukulo pa rin siya. Napakulaman ko siya ng 2 hours. So, ayan. Check din natin siya.
Kasi minsan nag-i-stop yung ano yung kulona. Kaya maintain yung kulona. So, ayan, delicious. So, lalagay ko ng ating baka. So, brown natin yung baka. Inspired by... Hindi ko alam pa kung sister lang pa rin, no? Sister DP. Gusto ko, nilalagay ko din yung aking knife. Yung knife gusto ko is kasama siyang magpapalambot. Lalakay yung knife na manis na rin. Later on, if ito parang pwede siya sa ano. Sa safe. Sa kapilang part. Saka, tag dito. May takip. Nagbitan-bitan ako. Okay, may talas ko. Para makalambot. Yun yung sikreto ng ano, mabilis ang pagpalambot. Lalagyan mo ng cornstarch. Ang bilis na yung lumambot. Ang karne ng baka. Ayan. Pwede mo natin yung sikreto sa kabila. So, ayan guys, pumukulo na yung ating nilagang baka. So, ito, Himalayan salt to. Yun ang ginagamit namin. So, lagyan na natin ng salt. At saka, magdadagdag ko ng pepper. Pakukuluin natin siya at least 45 minutes. So, ayan. Sarap kumihot ng sabaw. Hindi ko ilalagyan ng anong patatas ulit. Kasi masyado nang marami yung gulay ko. Maglalagay ko ng, ano, ng Chinese cabbage at saka sitaw. Saka corn. So, ganyan. So, takpan na natin ng at least 45 minutes. Mahinang apoy lang. So, ayan. Nakulo na siya. So, ayan, after 45 minutes, malambot na yung ating baka. So, lalagyan na natin yung sitaw. Malambot yung sitaw. Masarap ito. Huwag lang yung hapsok yung gulay, masarap na para ito siya. Matuwin mo lang ito ng 3 to 5 minutes, okay na siya. Diba? Sarap.
ako naglalagay ng mga tawag yan. Yung mga gift cubes, maglalasa na yan. Masarap yan.